120 taon na ang nakalipas, isang maliit na hukbo ng mga Pilipinong sharpshooters o mga tirador ang nagkaroon ng isang malalamat na reputasyon. Ang mga Luna sharpshooters o mas kilala noong panahon nila bilang Tiradores de la Muerte, Marksmen of Death, ay isang pangkat ng mga piniling marksmen na personal na pinili ni General Antonio Luna upang labanan ng mga Amerikano noong digmaang Pilipino-Amerikano. Tuwing pinapadala sila sa labanan ay siguradong nakakamit nila ang tagumpay. Bago natin talakay ng mga bayaning ito, una muna nating intindihin kung bakit nagkaroon ng isang digmaan kung saan sila nabuo. Ang digmaang Pilipino-Amerikano ay naganap mula noong ika-apat ng February 1899 hanggang sa pagwawakas ng Moro Rebellion noong 1913. Ito ay ang continuation ng digmaang Espanyol-Amerikano kung saan tinangka ng emerging world power na Estados Unidos na kunin ang mga teritoryong kolonyal ng Espanya katulad ng Pilipinas, Cuba, Guam at Puerto Rico. Naging mahina noon ang kolonyal na pamahalaan ng Espanya sa mga nasabing bansa at naghahanap ang bansang Estados Unidos ng bagong teritoryo na idadagdag nito sa kanilang imperyo. Sa maikling salita, habang ipinatapon si Aguinaldo sa Singapore, ay nakipagpulong siya sa United States Consul na si E. Spencer Pratt at ayon dito ay kikilalanin di umano ng United States ang kasarinlan ng Pilipinas, ngunit nasa pangangalaga ito ng mas malaking bansa. Ayon sa kasaysayan ay isa itong malaking sinungaling ng maipailalim ang ating bansa sa isang bagong mananakop na naging dahilan ng maraming aspeto ng ating kultura katulad ng colonial mentality at pagiging mailang sa kasalungat ng kulay puti. Ayon sa mananaliksik at historiador na si Teodoro Agoncillo, ang mga Amerikano ay lumapit kay Aguinaldo upang tulungan silang makamit ang kontrol ng bayan mula sa mga Kastila. Kahit na di ipinangako ni Commodore George Dewey ang kasarinlan ng Pilipinas, leader si Dewey ng hukbong dagat at hindi ng hukbong sandatahan ng Amerika. Nakipaglaban ang dalawang bansa laban sa iisang kalaban. Sinira ni Dewey ang kanyang pangako kay Aguinaldo sa pagkakaroon ng kasunduan sa mga Kastila na magkaroon ng peking labanan at upang parang sumuko ang mga Kastila sa mga Amerikano sa halip na sa mga Pilipino upang maprotektahan ang kanilang reputasyon. Noong nasabing labanan ay hindi pinayagan ng mga Amerikano na pumasok ang mga Pilipino sa Manila sa pagtawid sa Ilog Pasig sa banta na sila ay babarilin. Siyempre, di sang-ayon ng maraming Pilipino sa pananakop ng isang bagong bansa magkatapos ang higit sa tatlong siglo ng mga karahasang dinanas sa ilalim ng mga Kastila. Kaya nakipagdigma ang ating mga matatapang na lider laban sa puwersa ng mga Amerikano kahit alam ng mga Pilipino na mas marami at mas malakas ang teknolohiyang pangdigma ng mga puting mananakop. Si General Antonio Luna ay nag-aral ng tactics at estratehiyang pangdigma sa Europa. Kaya naisipan niya na gamitin ang kanyang pinag-aralan laban sa mga Amerikanong mananakop. Binuo niya ang Philippine Revolutionary Army na ang miyembro ay mula sa Spanish Army ngunit nang tuluyan nang lumisan ang mga Kastila sa Pilipinas, hinikayat ni General Luna sila na lumabas kasama ang mga Pilipino. Mula dito ay nabuo rin ang Luna Sharpshooters. Nasubukan ang galing ng Luna Sharpshooters nang ipadala sila upang salubungin ang puwersa ni General Arthur MacArthur sa labanan ng Malolos. Ang puwersa ni General Luna na binubuo ng 5,000 na sundalo ay konti kumpara sa 15,000 na sundalo ng mga Amerikano. Ayaw ni Luna na isuko ang Malolos dahil sa kahalagahan ng lugar na ito at inakala ng mga Amerikano na madali itong sakupin dahil mas marami ang kanilang sundalong ipinadala. Nagulat sila nang umabot sa isang buong araw ang labanan noong March 31, 1899. Ayon sa opisyal na ulat ng mga Amerikano ay kanilang pagsakop sa kabisera ng bansa mula 25 March hanggang 31st, 56 sa kanila ang namatay at 478 ang nasugatan. Ang bilang ng mga nasawi sa bahagi ng Pilipino ay titiyak. Isang buwan makalipas ay matitikman ng mga Amerikanong mananakop ang bangis at lupit ng Luna Sharpshooters noong labanan ng Bagbag at mga ilog ng Pampanga noong ika-25 at 27 ng April 1899. Nagtagumpay ang mga Pilipino na may 200 na nasawi samantalang nagtamo ng 700 na patay ang mga Amerikano. Binigyan ni General Luna ang kanyang mga sharpshooters ng pinakamahusay na baril upang siguradong sakpul ang lahat ng kanilang tinatamaan. Sila ay gumamit ng Mauser Rifles, isang German bolt action rifle na ginamit noong 1898 hanggang 1935. Isa iyong state-of-the-art na rifle sa mga panahong iyon na mahirap tumbasan. Ang Luna Sharpshooters ay naging instrumento sa maraming tagumpay ng mga Pilipino noong digmaang Pilipino-Amerikano.
Kadalasan ay pinapadala sila sa mga frontline bilang isang unit na ang tanging layunin ay butasin ng mga linya ng kaaway sa bawat pangunahing laban sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano. Isa sa kanilang pinakadakilang nagawa ay noong labanan ng San Mateo o labanan ng Paye noong 19 ng Disyembre 1899. Ang squadron ng 11th Volunteer Cavalry ni Colonel James R. Lockett ay matagumpay na sinakop ang Montalban at ang squadron ni Lieutenant Colonel H.H. Sargent ay dumiretso sa San Mateo, papalapit sa puwersa ng mga Pilipino sa gitna ng ulan at ambon. Walang nagawa mga puwersa ni General Henry War Lawton kundi magtago sa palayan nang dumating ang Luna Sharpshooters. Lumakad si General Lawton sa linya ng mga Amerikano suot ang isang puting raincoat at pith helmet habang hinihikayat ang kanyang mga sundalo na magpatuloy sa pakikipaglaban matapos mabaril ang kanyang aide-de-camp. Iyon na pala ang huling ginawa ni General Lawton nang mabaril siya sa dibdib ng isang sniper mula sa Luna Sharpshooters na si Bonifacio Mariano. Nakakita si Lieutenant Colonel Sargent ng lugar kung saan sila makakatawid sa ilog at sinagip ang natitirang mga Amerikano mula sa San Mateo. Ang pagkamatay ni General Lawton ang pinakamataas na American casualty sa kanilang pagsakop sa Pilipinas. Ang kanyang bangkay ay dinala sa Paco Park bago inuwi sa Amerika. Bago siya namatay ay may naisulat si General Lawton tungkol sa mga Pilipino sundalo. Taking into account the disadvantages they have to fight against in terms of arms, equipment and military discipline. Without artillery, short of ammunition, powder inferior, shells reloaded until they are defective, they are the bravest men I have ever seen. Ngayon ang mga Luna Sharpshooters ay pinarangalan ng Light Reaction Regiment ng Hukbong Katihan ng Pilipinas o Philippine Army na may motto na Tiradores de la Muerte. Isang simpleng paalala sa walang kapantay na galing ng husay ng pinakakinakakatakutang sharpshooters sa kasaysayan ng Pilipinas. Maraming naitulong ang mga Amerikano sa ating bansa, tulad ng pagtatatag ng mga pampublikong paaralan kung saan lahat ay pwede makapagtapos ng high school ng libre at kung ikaw ay pursigido makatapos ng kolehiyo, ay mag-apply sa UP, isang pampublikong universidad na itinatag noong 1908 ng mga Amerikano. Sila rin ang nagpalaganap ng importansya ng pampublikong kalusugan o public health at kilala ang ating bansa sa pagkakaroon ng isa sa pinakamaraming nagtapos na nurse na ating matatagpo ang nagtatrabaho sa maraming lugar sa buong mundo. Hindi rin natin maitatanggi ang mga impluwensyang mahirap nating kalimutan katulad ng pagkakahumalig sa mga gawang banyaga, sapatos man o mga palabas sa telebisyon. Di naman ito masama ngunit dapat nating isaalang-alang na tayo ay Pilipino muna at ating mahalin ang mga produkto at dekalidad na aspeto ng ating kultura bago ang iba. Dahil ayon sa isang pagsusuri ng isang Filipino-American psychologist na si E.J.R. David ay malawak ang mga masasamang na idudulot ng pananakop ng mga Amerikano kahit ito ay halos isang siglo na ang nakalipas. Ano ang iyong masasabi sa kabayanihan ng Luna Sharpshooters? May alam ka bang ibang kwento tungkol sa napakaraming halimbawa ng kabayanihan na ipinamalas ng mga Pilipino noong mga panahon ng pananakop? Ikwento ito sa comment section at baka ang kwento mo ang susunod naming maitampok sa ating programa. Ang mga videong katulad nito ay maingat at masusing nire-research at ginagawa upang mabigyan kayo ng pinaka-up-to-date na mga kaganapan, kwento at iba pang bagay na mahalaga at kapupulutan ng maraming aral at kaalaman. Para tuloy-tuloy ang ating saya at kwentuhan, subscribe na kayo sa aming Mobley YouTube channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-click ng bell icon para ma-notify agad kayo sa aming bagong videos.